Isang magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. Sa mga subscribers ko po na sumusuporta sa aking content, maraming maraming salamat po sa mga parents po natin, mapananay, tatay, lola at lolo, kapatid, kuya. Ay maraming salamat sa suporta na binibigay niyo po sa aking content. Lalong-lalo na po sa ating Panginoong Maykapal dahil binibigyan po niya tayo ng wisdom, knowledge, and understanding para makabuo po ng aking content or sa ating content ng update sa ating itulo sa buhay. Mabuhay ka Panginoon at salamat din sa pang-araw-araw na binibigay mo sa amin na pagkain at hindi lamang po yan, kundi maraming salamat din po sa binibigay mo sa amin na buhay na kung saan po ay lahat ng problema ay nalulutasan namin dahil po sa iyo. Dahil nananalig po kami sa iyo at yan po ang aking dasal at pasasalamat po. God bless po sa ating lahat. Umpisahan na po natin ang update sa Kim Pao at iba pang showbiz update ganap po. Okay, alright. Umpisahan na po natin ang Kim Pao update for today. Ayon po sa aking legit na source po ay talagang pinagbigyan po ng Kim Pao tandem ang mga fans nila na kung saan po ay patuloy po silang nagpapasalamat sa kanilang mga suporta. Dahil alam po natin na ang Kim Pao sa ngayon na sobrang trending at sobrang viral po. Nakikiusap po ang mga Kim Pao sa mga fans at sa mga buzzers po nila na kung saan po ay sana naman daw po wag po natin silang ibas. Kung may nakita man kayo na kamalian po nila ay natural lamang daw po yan sa isang magtandem dahil nasa showbiz po sila at ang kalakalan sa showbiz ay see is to believe po. Yan po yung pag-uusap ng Kim Pao sa kanilang mga fans at sa mga buzzers po. Tungayan po natin ang isang topic po about kay Kim Chu. Ito po si Kim Chu po ay talagang umiyak po si Kim Chu sa mga kasama niya, sa mga staff po na katrabaho niya po dahil talagang yung pagkwento kasi ni Kim Chu sa event sa California ay kung saan iyak ng masaya ba yung sobrang saya niya dahil yung event sa California na ASAP po ay talagang nagtagumpay po ang Kim Pao. Halos palakpak dito, palakpak sa harap, palakpak din po sa likod. Kaya nga po, ang sabi po kay Paolo Avellino nung nag-guest po sila sa Showtime, ay ano yung sasabihin niya kay Kim Chu na isang salita lang. At ang nabanggit naman po ni Paolo Avellino dito ay congratulations. Yun po yung congratulations na kung saan po yung ginanap na ASAP sa California po ay nagtagumpay. Hindi lamang po sila, kundi lahat po ng mga pumunta sa California ay nagtagumpay sa kanilang event. Dahil po sa tagumpay na yun ay lahat po tayo masaya. Yan po yung ating sagot sa ating mga katanungan kung saan po ay nagkaroon ng kasiyahan ang mga fans at mga netizen na masaya ang Kim Pao, masaya din po ang kanilang mga fans. Ayon po sa aking legit na source po ay sinabi po ng mga kaibigan ni Kim Chu na kung saan po ay patuloy pa lang nagbabanding sila Kim Chu kahit pala po ay wala silang oras. After po yung guesting nila sa Showtime sa pag-welcome kay Paolo Avellino at saka kay Kim Chu, dahil po yan galing po sila sa California ay winelcome po sila ng maayos. At hindi lamang po maayos kundi halos palakpakan lahat sa kanilang sanlibutan po. Ang sabi pa nga po ng isang netizen ay talagang pinakilig nila ang kanilang mga fans dahil mas sa mga galawan po nila sa ngayon na sobrang higpit. Hindi yung higpit na higpit ba, yung ibang higpit ba, yung tinginan nila parang malagkit na sa ngayon. At noon naman yun hindi naman nila ginagawa sa publiko. Ayon po sa aking legit na source po ay aminado na po si Kim Chu na napo-fall na daw kay Paolo Avellino na kung saan po ay nung simula pa lang pala ng What's Wrong with the Secretary Kim ay talagang
nabighani po si Kim Chiu at dun na po siya nag-start na na-fall kay Paolo Avellino. Alam naman po natin niya na hindi masama ang magkaroon ng another na relationship, dahil nga po si Kim Chiu naman ay galing naman sa broken relationship. At hangad naman po natin kay Kim Chiu na maging masaya kahit po na under recovery pa lang po siya sa kanyang broken relationship. Ayan po sa aking legit na source po ay ganun din po pala si Paolo Avellino, na kung saan po ay hindi man magsasalita si Paolo Avellino sa publiko, na aminin man or hindi, ay sa mga action po nila halos napapaiyak po ang isang netizen sa pagdulas ni Paolo Avellino, na ang sinabi po ay kung ano na daw yung nakikita nila ay yun na daw yung kasagutan sa kanilang tanong, which is nakikita naman natin lahat na kung ano talaga yung nakikita natin, sinagot na po natin ang ating mga tanong. Ang sabi naman ng management po sa kanila ay ipagpatuloy lang po nila ang kanilang ginagawa para lang po dumarami ang kanilang project at magustuhan sila ng mga taong bayan. Dahil ang taong bayan ay sila po yung sumusuporta sa kanilang project, at kaya nga po marami silang project sa ngayon dahil nagbaviral po sila at sila po ay trending. Trending na trending sa lahat ng SOCMED sa ngayon. I'm very very proud of Kim Chiu, dahil nga po kahit anong batikos sa kanya ay kahit anong issue ay talagang nakikita mo na sobrang tibay ng Kim Pao sa ngayon. Ayon po sa commentors na nag-comment sa aking isang post nung kagabi, ang sabi po niya is kahit anong gawin nyo sa mga Kim Pao ay talagang mababait po sila, at solid Kim Pao po kami. Hindi nyo po sila mabubura sa SOCMED, dahil kami na supporters po nila ay sumusuporta kahit saan man sa mundo po. Kaya mapa all over the world po ay hindi namin bibitawan ang Kim Pao, dahil nakikita namin sa kanila na masayang masaya kami, at sila po ay nabibigay sa amin ng saya sa pang-araw-araw po namin. Maraming maraming salamat po sa isang content creator na to na nagpo-post na palagi sa update about kay Kim Pao. Na kung saan po ay nakakarinig po kami ng magagandang content po para sa kanya. Oh, sa comment ko naman po to is maraming maraming salamat po sa comment mo, na napakabuti mong tao, napakasarap pakinggan po na mag-comment ka sa mga ganyan na about po sa aking content. At ang akin lang po ay kaya ko po kinukontent ang Kim Pao, dahil dati ko naman po sinasabi sa inyo na ang Kim Pao po ay inspirasyon na aking mga magulang, at iyan po ay nabibigay sa akin ng tibay para po i-content ko ang Kim Pao. Maraming maraming salamat po sa iyong content na napakaganda at nakakataba po ng puso. Sana po ay patuloy niyo pong pakinggan ang aking content, dahil isa yan din po na instrumento o tulong sa akin din po. Maraming maraming salamat din po sa mga biyaya din po na pinagkaloob niyo sa akin para magkaroon po kayo ng positive opinion sa aking content. Dadako na naman po tayo kay Julian Barreto, na kung saan po ay na on the spot na na-interview si Julian Barreto, na kung alam niya na ba yung ginagawa ni Gerald Anderson patungkol kay Kim Chiu. At ang sabi po ni Julian Barreto ay just only for the project, not for the heart. Yan daw po yung sabi ni Julian Barreto sa mga netizen po na on the spot po na na-interview siya. Inisnap daw ni Julian Barreto ang topic na yon, at ang sabi daw niya po is my boyfriend is have already in relationship. Sana naman po is wag naman po natin bigyan ng kuhulugan kung sakaling gustong makipag-usap si Gerald Anderson kay Kim Chiu, kasi karapatan niya daw yun. Yun po yung sabi ni Julia. At sabi naman ng mga netizen na karapatan nga ni Gerald Anderson na makipag-usap kay Kim Chiu, pero wag naman po yung kulitin siya sa bagay-bagay na hindi pa naman ready si Kim Chiu na makipag-tandem sa kanya. Kasi ang kahulugan po niyan, kung kinukulit po niya si Kim Chiu sa mga pag-tandem-tandem sa kanya na alam niya naman na hindi pa ready si Kim Chiu, ay yan po ay may kahulugan po yan na
na may intention po si Gerald Anderson. Kung ang paangatin lang po ang kanyang karir, ay huwag naman sana po na gamitin niya si Kim Chu at sa mga management. Dahil nga po alam naman din natin nakabago-bago lang ang Kim Pao sa ngayon. Marami po ang galit kay Gerald Anderson sa kanyang ginawa dahil po sa patuloy na pag-aarangkada niya kay Kim Chu. Alam niya naman po na may katambal na si Kim Chu. Naiiya nga po si Paolo Avellino na magsabi po kay Gerald kung ano talaga yung intention niya. Dahil nga po alam naman natin lahat na si Paolo Avellino po ay hindi masyadong nag-iingay, kundi silent lang po siya. Kung kukumpara po natin sa mga ibang naging karelasyon ni Kim Chu, ay si Paolo Avellino talaga yung may sinasabi sa kanilang lahat. At napaka malumanay din niyang magsalita. Hindi mo siya nakikita na yung may angas, walang ganun. Malumanay at malumanay siya. Hindi mo nga po siya nakikita na galit eh, dahil alam niya sa sarili niya na kaya niya pong kontrolin ang kanyang feelings. Iniisip din niya po yung kanyang kapakanan, dahil nga po ang nakasalalay dito ay ang karir po nila ni Kim Chu. Kaya nga po hanggang sa ngayon ay ang sinasabi ng mga ibang tao kay Paolo Avellino po ay bakla siya. Pero hindi po. Siya po ay kaya niya po ipaglaban si Kim Chu sa kadahilanan po na maraming nambabas sa kanila. At siya din po ay nagsasalita na dahil nga po sa dinami-dami ng kanilang performance sa California ay nagawa pa talaga yung isang netizen na nang bas dahil lang sa sintonado siya. Sa ngayon po alam niyo, sa ngayon po ay sobrang busy sila Paolo Avellino at saka si Kim Chu sa kanilang shooting sa ngayon sa bago nilang project na kung saan po ay dito na rin sa Pilipinas sila gaganapin. At marami po, may mga request po ng mga netizen na gusto daw po nilang masilayan kung paano umarte sila Paolo Avellino at saka si Kim Chu sa kanilang eksena. May isang netizen po ang nagsabi na kinuusap po, gusto daw pala nilang kausapin yung manager. Dahil nga po gusto daw nilang makita kung gaano kagaling ang kanilang idolo na sila Kim Pao sa kanilang eksena kung saan po ay gaganapin na ngayon. Ang sabi daw ng manager sa kanila is okay lang daw as long as na magsasabi sila at as long as na hindi daw sila hindi daw sila mag-iingay sa eksena dahil nga po ang eksena ay nababayaran din yan yung kanilang pagsushooting po, kaya dapat tuloy-tuloy yung kanilang pagsushooting para makabuo po sila ng pelikula. Yun po yung sabi ng isang fan sa atin, content creator, na kung saan po ay talagang interesado po silang marinig or makita ang kanilang idolo sa buhay kung paano po sila maggumawa ng isang project. Pati nga din po ako, kung malapit lang po sana po ako sa mga Kim Pao, sana po gusto ko rin po mag-request sana din po ako ng ganyan. Kaya nga po, saludo po ako kay Paolo Avellino dahil sa kanyang katinuan at sa kanyang pasensya ay kaya pa niyang kontrolin ang kanyang sarili sa kabila ng kanilang pangbabas sa kanila. Yan po yung nagustuhan ko na katangian ni Paolo Avellino at saka si Kim Chu, dahil alam po natin na bihira lang po yan sa isang showbiz dahil sa mga comment ng mga pambabas nila. Lahat po yan, binapatikos sila sa kabila ng kanilang mga performance. Yung mga netizen po na nambabatikos sa kanila ay hindi sila pabor sa Kim Pao na tambalan. Yan po yung nasasabi ko dahil po pag may mga performance ang Kim Pao, palaging may mga nambabas po sa kanila. Ayon po sa aking legit na source po ay muwi na pala sila Kim Pao sa isang restaurant kung saan po ay kumain sila ni Kim Chu doon at spotted po sila doon pagkatapos po ng kanilang showtime event. Tapos after that, ang daming taong nakikinig po sa kanila at ang daming taong
nagbibigay ng suporta, kung saan po ay nakitaan din ng isang netizen na biglang nagsulputan din yung kaibigan ni Paolo Avellino, na si, kung saan ay nandun din siya mismo. Siya po yung nakapagbalita sa amin na talagang si Paolo Avellino ay sobrang hinhin niya. Matagal niya palang kaibigan to, kasi may mga project pala ata sila noon, at nagkaroon din pala sila ng mga movie na kung saan po ay may love triangle ang kanilang movie. Yun po yung sabi ng aming source. At sa ngayon po ay masayang masaya sila Paolo Avellino na nagtatrabaho, at hindi po natin alam kung may third party sa kanilang movie sa ngayon na ginagawa. Sana nga po hindi na makuha si Gerald or kaya si Ian Lim, kasi marami ng netizen ang ayaw sa kanila, at talagang pinapaikot lang daw nila si Kim Chu. Ayon po yan sa aking legit na source. Alam naman din natin na kahit naman nasaktan si Kim Chu sa kanila, wag naman nilang gamitin. Kasi nga po, tao lang naman si Kim Chu, at alam din natin kung gaano kahirap ang mag-move on. Kaya nga po, pasalamat tayo kay Paolo Avellino dahil po dyan eh. Sa kabila po ng mga event nila sa ngayon, ay patuloy pa rin po silang nagja-jogging everyday. Yan po yung naging bonding nila, kahit may mga event po sila sa afternoon, ay ang bonding po nila ni Paolo Avellino is jogging. Hindi lamang pala sila lang dalawa, hindi lamang po. May mga kasama din pala sila ng mga ibang staff, kaso nga lang talagang sila lang yung hina-highlight sa jogging na moment po nila eh. Ang akala naman natin dalawa lang po sila. Hindi, marami po sila. At saka yung nung pumunta sila sa restaurant, ang hina-highlight na naman po ng netizen is yung sila lang. Kaya nga po, maraming nagtataka kung bakit sila lang yung nakikita sa video, samantala marami pala sila, may kasama pala silang staff, kasama rin yung kaibigan ko sa showbiz. Kaso nga lang, ayaw ko nang magsabi kung anong pangalan or sino siya, dahil hindi na po ako makakasagap ng balita kung sasabihin ko pa kung anong pangalan niya. No, mahirap naman po yung dapat may mga privacy din na ibibigay din natin sa kanila bilang sila po ay tagapagbigay sa atin ng mga update sa Kim Pao. Ayan po sa kanya ay nung nag-mall show pala sila Paolo Avellino, ay may binili pala si Paolo Avellino na pair of socks at pair of shoes. Pero yung pair of shoes, parang hindi ata ginagamit muna ni Kim Chu yung sa kanya, dahil nga po, pair lang sila ng socks tuwing nagja-jogging po. Yan po yung ayon po sa aking source, ha. Kaya nga po, maraming tao ang naiinggit dahil bakit daw hindi pa umamin, may mga pairing daw sila pati sa damit. Of course, nasa showbiz po sila. Kaya dapat po natin intindihin na ang karera sa showbiz ay medyo mahirap pagdating sa ganyan na aktividades. Kaya nga po, tutukan lang po natin ang Kim Pao, tambalan. At proud to say, Kim Pao din po ako. At maraming salamat po sa mga sumusuporta sa aking content. Isang like, isang share at comment, subscribe din po. Masaya na po tayong lahat dyan. Ingat po tayo palagi, at God bless po.